For this video, we are going to have here the different divisions of Philippine law. No? So, meron po tayong anim na pag-uusapan dito. So, first in our list po yung tinatawag nating substantive law. So, ano nga ba po ba ang tinatawag nating substantive law? So, pag sinabi po nating substantive law, ito po yung mga batas. No? Sabi po dyan, it is a law that creates the right and obligations of persons. Okay? So, it defines also their status, governs their relations, and confers power upon them. Okay? So, ano po ba yung perfect example na may bibigay natin dito sa substantive law na ito? No? Okay? Or a law that creates right and obligations of person. Okay? So, meron po tayo dito na may bibigay na example yung tinatawag po na yung RA or Republic Act 7438. So, if you are going to search on that law, no? So, we are referring dun sa rights of a person under custodial investigation or yung mga tao na naaresto at saka ongoing na iniimbestigahan yung kanilang cases, no? So, noon, madalas nating maririnig, no? Sa mga balita na maraming tinotorture ng mga suspect, no? So, suspect pa nga lang, pero tinotorture na, no? Tinotorture para umamin sa kasalanan hindi naman niya ginawa, no? Okay? Or tinotorture para lang saktan, no? Or magtanda, kumbaga, no? At saka meron din yung iba, dinedetain sa mga sikretong lugar or hindi alam ng relative kung saan nakakulong, no? Or yung mga iba, ininterrogate na walang presence ng mga attorney nila or mga counsel, okay? So, para man-deter or matanggal yung mga ganong gawain sa law enforcement field, no? Pang-aabuso sa mga suspect, okay? Kasi suspect pa nga lang, di ba? Hindi lahat ng mga taong na-aresto ay meron talagang kasalanan or sila talaga yung gumawa ng krimen. Kaya para protektahan yung mga taong yun, okay? We have the 7438, okay? To protect them, okay? Para maiwasan yung torture. Kasi dito, kapag ikaw ay police na, tsaka law enforcer, no? Ikaw ay law enforcer in the future, no? Tsaka ginulpi mo, binugbog mo yung na-aresto mong tao, no? Dahil sa asar na asar ka na sa kanya, no? You are violating 7438. So, you will be facing sanctions under that law, no? Okay, kapag kayo ay, dinitain nyo yung tao na hindi minpalihim, no? Sikretong lugar, no? That is a violation of his rights na nakasaad dito. Okay? So, that is the best example that we can have here when we say substantive law. Pag sinabi naman nating adjective law, we are simply referring to the law that governs yung prosecution and defense action involving the enforcement of rights and obligations. Or simply, the perfect example that we could give here is yung ating rules of court. Okay, so ito, you will be learning more on this in the future, in your future subject in criminology. No? So, rules of court, we are referring dun sa mga, okay, step-by-step procedure na kailangang obserbahan. Not only ng korte, no, pati na rin yung ating law enforcement, okay? Okay, kung paano ba yung tamang pag-aresto or kailan sila pwedeng mag-aresto na kahit wala silang warrant of arrest, no? Or ano yung mga kailangan nila para ma-forward yung case sa court, okay? So, step-by-step procedure yung tinutukoy naman ng adjective law, no? So, ilang araw kailangan dapat ma-aresto yung tao or ilang araw kailangan dapat ma-forward na yung case sa court or ilang araw na dapat nang magkaroon ng decision ang court dun sa case, no? So hindi lang yung we are not only referring on the court proceeding but the overall from the start na ma-aresto yung tao. Okay? So pag nagkaroon ng mga or let's say nagkaroon ng shortcuts, no? Hindi ginawa yung proseso or step by step procedure, let's say sa court, no? Sa court, meron tayo yung arraignment na sinasabi nila, no? So, kung saan, dun sasabihin ng suspect, I mean, yung akusado, kung siya ba ay guilty or not guilty dun sa ginawa, dun sa krimen na pinapataw, na sinusumbong or tinuturo sa kanya, no? So, dyan yung sasabihin, guilty your honor or not guilty your honor. That is arraignment. So, unang-una, dapat merong ganun, okay? And saka, bago magkaroon ng mga sumusunod na proseso until it arrives dun sa judgment. Hindi yung tatanggalin yun, dediretso na agad sa judgment. That is violations of the
rules of court, no? So hindi po pwede yun. You are violating the adjective law. Okay? So pag sinabi naman nating public law, we are just referring naman dun sa mga powers and rights obligations naman ng ating government, okay? Ng ating gobyerno. Kung dito, okay, rights of a person, okay, dito naman sa public law rights ng ating gobyerno. So meron silang different powers. Halimbawa na lang yung tinatawag natin na eminent domain power. Okay? So let's say merong project ang ating government na ayun, ayusin ang ating traffic ways, no? Or ayusin yung ating mga kalye, okay? So para mapabilis yung trapiko, kailangan ng road widening, no? So palalawakin yung mga daanan natin. Ang problema, nagkaroon ng maraming mga kabahayan dun sa gilid ng kalye, no? Hindi natin ma-implement yung project na road widening. So ayun, kailangang matanggal yung mga kabahayan dun sa gilid ng kalye, no? Na nakadikit almost dun sa kalye na ayun, na sakupin na yung kalye, no? So ngayon, para no ma-implement yung project, no? They have the eminent domain power, they can use that, no? So ibig sabihin niyan, pwede nilang kunin yung property na yun, yung private property na yun, no? Pero hindi basta-basta ang kukunin kasi violation na naman yun. Syempre, dapat bayaran nila ng tama. So kausapin, they are going to consult, they talk with the people or those concerned individuals, no? And then after just compensation, then they can proceed with their project. Police power naman, syempre, that is their power to enforce all laws, no? Implement laws na meron tayo sa Pilipinas, no? Para anong dahilan? Okay? Syempre para makontrol yung mga behavior ng mga member ng society kasi hindi lahat ng mga tao ay pare-parehas ang ugali, di ba? Meron diyan may violente, meron diyan mabait, merong ayun masungit, no? Okay, violent or merong yung mga individuals possessing criminal behavior, no? So to control those, they have or the state has the police power to implement laws, okay, or enforce no laws here in our country. Okay, so ayun, those are referring to public law. Meron din tayo dito yung pang-apat pag sinabi nating private law. Okay, perfect example natin dito yung nabanggit natin kanina, yung civil law, no? So individual rights and transactions in his affairs naman yung tinutukoy nito or governing nito, no? So ang example yung civil code ng Pilipinas, no? So the RA 386, so it governs, okay, yung marriage, no? Ano ba yung proseso when it comes to marriage? What are the legal processes when it comes to the annulment, no? Okay, and others, no? So not only in marriage, adoption, okay, yung mga nabanggit natin na mga halimbawa kanina dun sa civil or in our previous video on the civil law. Okay? So we have here also on the international law, by the word international, syempre, involved ang different countries. Okay? So ito yung mga halimbawa na may bibigay natin. Ang halimbawa ay yung mga treaties na nabubuo. Mga kasunduan, no? Between different states, no? So meron din tayo yung International Bill of Human Rights, no? Sa UN. Okay, so yan yung basis natin na sa paggawa din ng mga or pag-enforce ng mga batas natin dito sa Pilipinas because as a member country of the United Nations, we should observe the International Bill of Human Rights. So parang reference natin in creating or establishing rights of every Filipino citizen, okay, or in arresting or maybe in enforcing laws, no? Observing pa rin yung Bill of Human Rights, no? International Bill of Human Rights. Okay, so international law. We have here municipal law. Kung ito ay kung sa international law governs ang several countries, ito naman municipal law within just the certain jurisdiction. So it where the body of law is enacted, no? So kung dito lang, kung yan ay batas ng Pilipinas, then it is only in applied within the Philippines, no? Pero kapag sabihin natin kung batas lang 'yan sa barangay, no, or city, yung tinatawag natin na mga ordinansa, di ba? Ordinances, no. So, ayun, it is only applied dun sa barangay na 'yon. Okay, kaya mapapansin niyo, di ba?
meron yung barangay na kung saan bawal ang helmet, no? Paano bawal? Pero sinasabi na pinagbabawal ang magsuot ng helmet, okay? Because siguro talamak ang riding in tandem sa kanilang lugar, so, para easily identifiable kung sino yung mga nakasakay sa motorsiklo na gumagala sa kanilang lugar, no? Pinagbabawal nila yung pagsuot ng helmet. Well, anyway, meron din tayo sa ibang cities, no? Kung sa City of Baguio, ang popular din dito na ordinansa ay yung pag ikaw ay nasa street, crossing a street, and then ikaw ay nagsi-cellphone, so that is, you are violating the ordinance of the city, no? So, bawal yon, okay? So, kapag ikaw ay nandun sa street, okay, while crossing the street, do not look or do not use your cellphones. Kasi kapag ginagamit mo yun, okay, yan ay a form of violation, okay? Ang purpose nun is to ensure that the citizens are safe while crossing the street or maiwasan ang motor vehicle and pedestrian accidents, okay, or collision. So anyway, not only in barangay or cities, meron din sa mga munisipyo, okay? So try to observe kung ano yung mga ordinances na unique sa inyong lugar. So isa na dyan, eh, pwede siguro yung curfew, okay? So kung merong curfew hours dun sa kabilang barangay, dito sa atin, wala, no? So it's because applied lang yung curfew hour dun sa barangay kung saan yung sakop lang niya, okay? So that is with regards to the division of Philippine law.